Your faithfulness, great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into your mercy. And nothing can keep us apart. Let's sing. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Sing the chorus. Your grace is enough. Your grace. Your grace is enough for me. Once more, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. In the second stanza, great is your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. Let's sing. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. Nalangin po tayo. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami, Lord, sa gabing binigay niya po, Panginoon. Naway kayo po ang patuloy na mangusap sa aming Koinonia Rise, Panginoon. Help us, Panginoon, to be receptive to your word. In Jesus' name, amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang inyong lingkod, Brother Dudes Migrino. Kami po sa International Bible Church, bumabati po sa inyo ng maligayang pagpapanood sa ating Koinonia Nights online. At marahil po sa gabing ito ay sa araw nito ay meron kayong mga kahilingan sa panalangin. Maari lang po ipadala ninyo sa ating mga comments, makikita nyo sa ating online na meron na yung makasama ninyo dyan sa online at mga requests. At sa pagkakataong ito, nais po rin natin na magbigay ng mga konting reminders. Una po, patuloy lang tayo mag-ingat at sa biyahe ng Panginoon, hintayin natin ang pagkataon na tayo ay makaalpas sa pandemyang ito.
At again, sabihin namin natin, alam natin, walang exempted rito. Lahat po tayo ay nagpapasakop dito sa bagay nito. Again, continue to send your mga requests. At mamaya konti ay pag-pray natin yung ating sick brethren, yung ating mga kapatid na rito sa bansa natin, Pilipinas. And then also, the second part, I will pray also for brethren abroad. Okay? So, sunod-sunod lang po yan. So, take time to post your request. And pasalamat tayo sa pagkataon to na binigyan tayo ng Panginoon ng araw na gaya nito. And sa pagkataon to, siguro kailangan natin na we'll pause a word of prayer, in word of prayer, at tayo po bago tayo magpatuloy. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aking mga kapatid, sa aming mapanauhin na nakikinig po sa gabing ito. At ikaw po patuloy, Panginoon, ang pumukaw, humipo sa mga puso ng bawat isa, Panginoon, na Panginoon, ang iyong Espiritong Banal magbibigay ng aliw, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, aming mga kahilingan. Binabalik po namin sa iyo ang kapurihan. Sa pangalan ng Kristo Jesus, Amen. Alright, sa ilan po natin mga updates, ay patuloy po natin ipag-pray ang mag-asawa ni Pastor Paul at saka Sister Boram sa kanilang continued recovery, strength po sa kanilang katawan, no? At kanila pong mga anak, alright, ay negative naman sila. But again, then again, patuloy lang natin silang pag-pray, makasama natin sila, makarecover sila fully, and also ay patuloy ang comfort sa kanilang pamilya. Another thing also ay patuloy po natin ipag-pray. Ngayon po ay itong araw na to ay ang labi ng ating mahal na pastor na kasama ay si Pastor James Ancheta, ay ang kanyang labi ay dadalhin na sa huling hantungan. Okay? At as I speak now, ay marahil kanyang umaga po, nandun sa, no, nadala na po yun, no? So, also ay patuloy natin pag-pray yung mga naiiwan na mga mahal sa buhay, pamilya, na ang comfort nino po ng Panginoon ay mapasa kanila. Alright, so sa pagkakataong ito, nais ko lang po na babasahin po sa atin ngayon bago tayo mag-pray para sa mga iba pang may karamdaman. Again, Lord, again po mga kapatid, isama ninyo sa inyong mga, sulat niyo mga sa comment section yung mga gusto ninyong panalangin. And of course, I know, yung mga makasama natin mga kapatid dyan, they will pray immediately for that. Alright, ito po yung ating mga kapatid na sama natin sa panalangin. Unahin po natin sa mga elderlies natin. Ito po si Mr. Carlos Quizon, Mrs. Tarek Tekan, Mr. Villarin, Estelita Alambra, Salud Gavica, Florencia Torres, Nistori Espaldon. Sa post-stroke po namin natin, Gregorio Beltram, Rico Espinas, Mr. Leo Lee, Bartolmena Amansala, Nasing Faustino, Antonio de la Peña, Geneva Pachica, sa may breast cancer, Deli de la Cruz, Nene Lindongan, Evelyn Yoro, Ms. Florence Tica Isidoro. At patuloy din po nating pag-pray si Ms. Mary Custudio, Kingsley Del Mundo, si Rosalie Mabilangan, Jaigon Salidono, Kulay Valiente, Richard Casalan, Marlene Gallego, Agnes Tarektekan, Brihilda Flores Lim, Angel Arenal, DJ Magbanwa, Baby Janen Munro, Ian Sisip, Melissa De Jesus, Maria Bernadette Albao, Berlina Pagdilaw, Emerson Oliver, Dennis Dimal, Sarah Jane Reyes. Gayun din naman sa lung problem, na mayroong kapatid na may itong mayroong lung problem, Mrs. Judith Mallorca, Virginia San Juan, Mrs. Cielo Enrera, Mrs. Felicissima De Castro, Laura Aguilar, Herminio Marquez Sr., Hannah Macus, at gayon din po sa may kidney problem,
Mrs. Angie Aras, Mrs. Elsa Duenia, Dau de Yunas, Enrico de la Cruz, Shirley Dizon, Pastor Pestaño, Jeline Salinas, Saldi Timbal, Judith Cordova, Mr. Gerson Valiao, Miguel Caonte, Mary Ann Cruz, Georgina Rose Cruz. At sa atin po namang mga kapatid na mayroong hypertension, Mrs. Gloria Holguin, Nati Balyon, Engineer Marun Bacani, Roger Rocreo, Mrs. Alma Tumundong, Mrs. Joy Bautista, Mrs. Doris Paldon, Eduardo Binzon, Silvia Sibayan, Jose Frigante, Ventinilla, Tuding Bautista, Aquiles Gamba, and Jason Del Pilar. Sa mga diabetic patients naman po, ay Pastor Rigor Bacani, Mrs. Elena Mular, Pastor Paul James Cruzado, Jan Cruzado, Mr. Ernesto Rivera, Jezebel Gamba, Mrs. Net Nefergata, Florencio Migrino, Mrs. Evelyn Torres, Claire Almada Williams. Sa mayroong heart ailments naman po, Nike Masanggid, Pastor Janely, Mrs. Jeronima Fernandez, Mrs. Beth Lim, Eduardo Fariñas, Tatay Salazar, Erlinda Vigo, Mr. Edencio Cabasis, Kyujon Lee, Famela Rubiz, Esther Luis Cruzado Tanyada, Aston Tika, Kitty Marcelino, at Don Costudio. Gayun po naman sa ating mga kapatid na mayroong ba't ibang uri ng karamdaman, no? Pastor Mrs. Joel and May Verona, Pastor Noni Lizada, Dr. Arlene Fidel, Mr. Manuel Cua, Monix, Max, gayon din po si Miss Diane Torres Katahan, Mike Albertos, Ellen Catanus, Ruby Bartolome, Nati Balyon, Miss Olive Gonzalez, Joseph Benaluz, Louis Raimundo, Lani Saito, Hagay Timbal, Joan Pantinople, Deli de la Cruz, Victor Sibayan, Sylvia Sibayan, Flor Delisa Paz, Clarence Lee, Zelo Lazo, Francis Azuilin. Sa mga kapatid na ating na-recover, Jonathan Carlson, Sandra Montes, Tiborcio Romero, Rose Cabasis, Polo Kedeng, Abe Nevera, Pastor RJ Umandap, Joy Buado, Arnie Chavez, Armanda de Guzman, Mrs. Lanibel Del Mundo, Pastor Edward Isidoro Jesse Bautro. At sa iba pang mga pamilya na nahiling ng mga kaipapanalangin, Liz Ramos Family, Arlen Historillo Family, Ellen Historillo Family, Roda Dam Macario and Family, Miss Mira Lune Garin and Family, Ate Maureen Salazar, Darwin and Ieda Sarmiento Family, Daniel Cruzado, Topacio Family, Mary Jane Alice Family, Austria Ravago Family, Pastor Vincent Vicentian Family, Dr. Garavik Garcian Family, Resnito Ihakao Family. Yun po ang ating mga prayer requests sa mayroong mga karamdaman. At sama po natin sila sa panalangin. At ang Panginoon ang dumidinig sa ating mga kahilingan. Manalangin po tayo para sa ating mga kapatid na may karamdaman. Pagtakilang Diyos, ang aming Ama, maraming salamat po sa isang pribileyo ng panalangin. Ikaw po ang nangako sa amin. Ikaw po, Panginoon, sa iyong salita, panagsabi sa amin, "Call unto me, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not." Lord, ang aming kahilingan, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, merong karamdaman, Panginoon, at iba pa, Panginoon, marahil wala sa talaan, Panginoon. Hindi nakasama, Panginoon, sa talaan, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name, Panginoon, na Ikaw po patuloy, Panginoon, humipo, Panginoon, sa katawang lupa na aming mga kapatid, Panginoon. Lord, sa araw-araw, Panginoon, kami po ay magtitiwala at nagtitiwala sa Inyo. Sapagkat, Panginoon, subok ka na sa aming buhay. Hindi lamang kahapon, mga nakaraang buwan, maraming beses na sa aming buhay, Panginoon, na Ikaw kumikilos at Ikaw ay dumidinig. Kaya po, Panginoon, ami pong dinideclare, ami pong pinapahayag ngayon,
sa inyo ang papasalamat at kahilingan din po. Kahilingan po sapagkat alam po namin, Panginoon, na ikaw ang dumidinig. At kaya po, Panginoon, sa aming mga kapatid, na nais may nais silang iahabol, Panginoon, na kahilingan, Lord, dinggin mo po, Panginoon, ang kahilingan ito. Lord, ikaw din po, Panginoon, ang magbigay ng kaisipan, mag-aliw sa mga taong nabigyan ng kasagutan, kagalingan sa kanilang karamdaman. Sa ganung kaparaanan, Panginoon, ay ikaw ay makita at maluwalhati. Maraming salamat po sa biyayang ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat sa matamis na Panginoon Kristo Jesus. Amen. At amen. Again po, you are in tune sa ating Koinonia Nights, ating video streaming online. At sa ilang sandali po ay atin na pong isama sa ating prayers naman ngayon ang ating mga kapatid sa ibang bansa. Alright po. Ay, again po, kung meron kayong may habol naman sa ating mga kapatid na sa ibang bansa, patuloy lamang na ibigay ang list po. By the way po, ay, kung meron kayong mga alam sa nabanggit ng mga pangalan na naka-recover na, ay i-text nyo lang po sa amin. Sabihin nyo lang sa comment section, gumaling na yun po yung taong yan at purihin ang Panginoon para sa ganun ma-update po natin yung ating listahan. At gayon din po, no, sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Alright, dadako po tayo sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Atin po silang idulog din po sa panalangin. Ito po yung ating mga kapatid sa ibang bansa. Sa dako po na Amerika, Reverend Nathan Tika and family, Reverend John D. Bautista and family, Reverend Albert Finney and family, Reverend Robert Santos and family, Reverend Dennis Kasay and family, Reverend Chris Taguinod and family, Lindong and family, Reverend Fred Tarektek and family, Pastor Ellie Sagansay and family, Pastor Jesse Ligaya and family, Ms. Gijeth Bustamante and family, Pastor James and Jenny Bellio, Jay and Vanessa Miller, Cora Sakiton, Pastor Geoffrey Frigilian and family, Mr. Alex Martinez and family, Mr. Brent Peralta and family, Mr. Jobet Leyba and family, Mr. Robert Regudo and family, Mr. Reino Lizada and family, Mr. Joe Chusley and family, Mr. and Mrs. Gatche, Anita Olega, Lyle Kurt, Mr. and Mrs. Dexter Barredo, Mr. and Mrs. Dave Jenneth, Mr. and Mrs. Rodel Valenzuela, Mr. and Mrs. Stephen Moleta, Miguel family, Josie Gilloresa, Nel Marie, Joseph family, Leia Mendoza family, Ross Castillo family, Tecla and Roderick Gunayon family, Mr. and Mrs. Bonifacio Sison and family, Mr. and Mrs. Morrow family, Mr. and Mrs. V.J. Hermino and family, Mr. and Mrs. Jonathan Latson, Leonila Salvador Hernandez family, Mr. and Mrs. Brian and Joy Miller, Pastor and Mrs. Loy Ronnie Abubakar, Pastor and Mrs. Romel Del Mundo, Griselda Toto Pacholes, Gerson Valiao family, Mrs. Esperanza, Lace Davidon family, Brian Velmoria and family. Sa dako po naman ng Australia, si Minardo Castillo and family, Densio Cabasis and family, Tony and Fernan Castillo, Isabelita Castillo, Oseas Castillo, Erwin Santiago and family, Chris and Christina Vagi, Glyza Balani. Sa dako po naman ng Asia, Pastor and Mrs. Dave Aglosolos, Bobby Custodio and family, Feli Salvador. Sa dako po naman ng Middle East, Dr. Goodman Cuenca and family, Mr. Juanito Wabel and family, Ray Hunatas, Romel Vigo, Vicky Tolentino, Anthony Maula, Chantel and Chiki Tamondong, Mr. and Mrs. Henry Dineros, Joey De La Vega, Sheila Bacani Mertuglo, Roy Custudio, Joriel Rampas, Mary Co. Rampas Giab, Jemuel Marzan, Herminio Marquez Jr., Eds Rampas Corampes. Gayun din po naman sa dako ng Canada, Mr. S. Beliesan family, Jimmy Kedeng and family, Joel Talabong and family, Arlene Recometa, Mr. and Mrs. Neil Livingstone,
Mr. and Mrs. Maki Kedeng, May and Rera and Family, Mr. and Mrs. Raimundo Alunana, Mrs. Flor Talabong, Mr. Jig Santillan and Family, Jet Vicencio Family, Gina Salvamante and Son John, Happy Bravo, Taksuan Family, Mrs. Carmela Toto Nolasco, Yulisa Dominic Toto Nolasco, Johnny De La Peña, tsaka si Earl Migrino. Gayun din ang ating mga, yun po ang ating mga kapatid sa ibang bansa. Again po, ay nice yung magdagdag o magsali ng inyong mga mahal sa buhay na kilala nyo, paki-post na lang po para ating ma-update. Manalangin po tayo sa ating mga kapatid na sa ibang bansa. Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon. Kami po, Panginoon, muli ay dudulog sa inyo. This time, Lord, sa aming mga kapatid na sa ibang bansa. Lord, hindi po ibig sabihin, Panginoon, na kami ay hindi po, wala po ang mga puso sa mga taong narito sa bansang Pilipinas, lamang, Panginoon. Kundi, Panginoon, sa ibang lugar naman, Panginoon. Ngunit, Panginoon, naalala po namin din po, Panginoon, hindi lamang ang kanilang pamilya, Panginoon, na naroon sa ibang bansa, kundi kanyang mga mahal sa buhay narito na nag-request sa kanila. At even, Panginoon, sa aming mga kapatidan, Panginoon, nakikinig ngayon. Lord, bawat sa amin, Panginoon, nagpapanalangin, sapagat sabi mo po, Panginoon, let's pray for one another. So, Panginoon, lais po namin, Panginoon, sa gatong kaparaanan, Panginoon, malayo man sila, Panginoon, Lord, nais po namin mailapit sa inyo. Lord, salamat po sa pribileyo ng panalangin, sapagkat walang malayo, Panginoon, sa inyo. Abot ng inyong tanaw, abot ng inyong puso, abot, Panginoon, ng inyong paunawa, Panginoon, ang naunawa, ang naramdaman, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, sa pagkataong ito. Lalo na sa panahon ng pandemya, na mga mahal sa buhay, malayo man sa aming piling, Panginoon, Lord, kami makahiling sa inyo. Lord, please, Ama namin, dinggin mo aming kahilingan. Panginoon, sa pagkataong ito, alais po namin, Panginoon, na ikaw po at dakilang Diyos ang humipo, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Na, Panginoon, pakapanatagin mo kami, Panginoon, na alisin mo po ang takot. Ikaw nagsabi, Panginoon, you have not given the spirit of fear, but a power of love and of a sound mind. Lord, kaisipan na maayos, Panginoon, na umaasa, sumasandal, nananalig, at Panginoon, sa inyo lamang, Panginoon, humuhugot ng lakas. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkataong ito na kami, Panginoon, ay makadulog sa inyo. Again, Panginoon, sa panalangin. Lord, even, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay na rito sa Pilipinas na nagre-request na sa kanilang kalagayan, Panginoon, na maging maayos. Lord, sa pagkataong ito, magdala ka po, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, sa buhay na aming mga mahal sa buhay sa malayong lugar na magsisilbing aliw, Panginoon, sa kanila. At hindi lamang, Panginoon, ang Espiritong Banal mo, Panginoon, siya ang magsisilbing aliw. Because greater is He that is in us than He that is in the world. Panginoon, mas dakila ka, Panginoon, kaysa anumang, kaysa sino man narito sa babaw ng lupa. Lord, again, Lord, yours be the honor, the glory. At ikaw po, Panginoon, siyang maluwalhati sa pangalan Kristo Jesus. Amen. At amen. Muli, salamat po sa inyong pakikinig. At again po, ay patuloy nating i-uphold sa panalangin ang ating mga kapatid na mayroong mga karamdaman. At gayon din po sa ating mga elderlies, no? Sabagay na banggit na natin kanina. At ngayon po, sa gabing ito ay ang ating patuloy sa ating lesson o pag-aaral po sa gabing ito, war, learning to fight. Learning to fight ang ating patuloy na series. At kung inyo po maalala, last Wednesday sa ating pong lesson ay tinatalakay po o yun pong tinalakay ni Pastor Bob ay patungkol sa armor. Binanggit po niya yung huli ay about faith, no? About faith. Bagaman binanggit naman doon sa kanyang pagbabasa ay mula 13 to 17 yung iba't ibang armors. Okay, this time ay atin pong babasahin, patuloy nating
basahin yung mga armors or yung actually yung verses na yun, no? Na naka-describe doon sa verses 13 to 17. Ito po ang sabi ng Ephesians, "Therefore, put on every piece of God's armor so you will be able to resist the enemy in time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm." Verse 14, "Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on peace that comes from the good news so that you will be fully prepared." Verse 16, "In addition to all these, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil." Verse 17, "Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God." So kung natin pong isummarize po, no, makikita po natin yung buong kalasag ng isang mananampalataya. Gaya ng ating pinag-aralan, war. Di ba? So, papaano tayo sa isang digma ay makipaglaban, right? So, sa isang laban, paano tayo matuto na lumaban? Learning to fight. Sapagkat binigay na ng Panginoon ang lahat ng kalsag. Sabi, nag-umpisa po, belt of truth, katotohanan. Tayo po ay nakabigkis ng katotohanan. Alam po natin, gaya nung sinasabi, yung belt of truth will hold us firm, fixed. Gayun din po ay shield, the belt of truth, the armor of God's righteousness, breastplate of God's truth, katuwiran ng Diyos. Hindi po ating katuwiran, kundi sa Panginoon, sapagkat yung ating katuwiran ay marumi sa harap ng Panginoon. Wala pong, hindi po tayo makatayo sa harapan ng kalaban sa ating sariling katuwiran. Jesus, righteousness is our righteousness. Shoes put on for the peace that comes from the gospel of from the good news. So, ibig sabihin, the gospel of peace, yung pong panyapak, yung suot ng isang tao na nagbabahagi ng salita ng Diyos, is eager to share the word of God by the gospel. Then, hindi lang po yon, meron din pa tayong shield of faith. Ito po yung binanggit ni Pastor Bob last time, emphasize niya, ano po ba ang kahalagahan ng shield o pananggalang, no? Ano ang silbi, anong saysay ng shield na yan? Of course, kaya yung binanggit doon, pagka mayroong fiery darts, yun po ang panangga natin. Hindi lang po yon ay dito, verse 17, put on as your helmet. Okay? Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang kung ating po mapansin, mga kapatid, okay, sa binanggit po natin, lahat po yon na binanggit natin ay either neutral or defensive defense, mga defense natin armor, defensive armors. Example, ang shield, defensive po yun, no? Pangsangga. So in other words, di mo siya masyado magagamit as offense. Ay, naalala ko po kung kayo po ay nakakaunawa sa chess, no? Chess, di ba merong yan, kagaya si Kuya Marvin, si CJ mahusay sa chess yun eh. At isa sa mga principles sa chess ay yung defense and offense. Okay? So, yung defensive daw yung itim, yung offensive daw yung puti. In other words, ganun din sa fight. Now, yung pong mga binanggit doon, na kagaya ng panangga, it's more of a defense. For this time, dito po sa ating pag-aralan po ngayon, sa verse 17, part of verse 7, put on salvation as your helmet. Okay, alam po natin na yung righteousness, kanyang dinipendisahan yung ating puso, which is very essential. Pula natin na mahalaga po yung shield. Again, the whole body is being protected. Hindi tayo masaktan ng kalaban, ng mga palaso ng kalaban.
Hindi rin po tayo masasaktan kung meron tayong helmet pansuot sa ulo na protektahan ng ating ulo sa agen, sa mga palaso, sa mga bagay-bagay na magiging daan sa pagsugat o magiging epekto sa pagsakit ng ating ulo or pagsilbi ng hurt our head system. Now, makikita natin dito na isang bagay na offensive ay itong sword. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Dito po tayo mag-concentrate or sa ating pag-aaral yung Word of God, yung salita ng Panginoon. Now, sa isang laban ay meron tayong tinatawag na fighting stance. Fighting stance. Siguro, maalala nyo si Manny Pacquiao pagka lumalaban, kaliwete nga pala siya, no? Ang kanyang forma ay, no? Ay, sabagay pwede siyang lumipat-lipat eh. Kaliwa, kanan, paliwa, kanan. Kasi, ano siya ano tawag na to? Bihasa siya sa anong anggulo. In fact, sa kanyang atake, kaliwat, kanan, atras, abante, maliksi siya. What I'm saying is that, meron tayong stance. Hindi basta tayo, para tayong tuod na nakatayo lang ng ganon. Now, in our fighting stance against the devil, sinabi dito sa Santiago, no? Sa Santiago, na sabi niya, submit yourselves therefore to God. Bakit mahalaga na tayo ay magpasakop sa Panginoon? Sabihin, and hindi lang, resist the devil and he will flee from you. Now, gaya ng sinasabi ko na stance, meron kang fighting stance. Pagka meron kang forma o meron kang kalaban at nakaporma ka na, whatever stance you're out, sabi na southpaw daw pagka kaliwete. Now, yung conventional, kung kanan. Now, halimbawa, kahit alin man dyan sa forma mo, pag hindi ka conscious, hindi ka focused sa iyong laban, kahit na maganda yung forma, wala kang saysay. Kaya gayon din sa Panginoon, sabi ni Santiago, ang ating stance, laban sa Diablo, kasi sabi niya, resist, before you resist the devil, submit yourselves, therefore, to God. In other words, yung ating isip, ating puso, buong pagkatao natin, nagpasakop tayo sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo makapagpasakop, yung resisting the devil will be no effect. Kasi yung pag-resist sa devil at hindi tayo pasakop sa Panginoon, hindi siya tatakot sa atin. Bakit po? Sino naman tayo? Ano naman ang lakas? Ano naman ang kapangyarihan natin? Wala sa harapan ng kalaban natin. It's only God who gives us the power. It's only God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo, wala tayo. Kumbaga sana nakatago lang tayo sa likod ng Panginoon sa Kristo. Siyang nauna. So, kaya we have to submit. Meaning, sa lahat ng mga nais ng Panginoon, gusto tayong, gusto ng Panginoon magpasakop ka. Naalala ko po na tayo po ay meron tayong batas, no? Lalo sa militar. Obey first before you complain. Okay? Hindi po uso sa militar. Okay? Advance tayo. Sulong tayo. Hindi po sa kanila magreklamo na, sir, teka muna, medyo tagilid, medyo, hindi po. Kailangan sa kanila, you have to obey. You have to obey before you complain. Kasi kung hindi ka magsusunod, hindi ka susunod, wala mangyayari sa utos ng commander. Nagdidebate lang kayo, baka yun ang kinamatay nyo. Kaya, very important ang submission first to God in a fight. So, yung stance natin is submission and second follows the resisting of the devil. So, isa pa sa mga bagay na dapat po nating tandaan, no? Again, reminder po sa atin yon ni Santiago, James chapter 4, verse 7, no? Now, Jesus, this time, we will learn, karalan po natin, how Jesus used scriptures in different aspects on fighting against the enemy. Now, this time, Matthew chapter 4. We'll be using Matthew chapter 4, kung saan, sa encounter pong ito, si Jesus ang meron encounter or kipaglaban sa Diablo.
Hindi laban suntukan. Of course, hindi naman tayo nakapagsuntukan din sa Diablo. Kailangan si alam natin ang laban sa mga tukso, mga palaso na binibigay ng kalaban nating Diablo. Now, bakit mo natin pag-aralan yun? Eh, akala ko doon sa Ephesians chapter 4, chapter 6. Yung Ephesians chapter 6 po, yun po yung ating armor. Okay? Pero dito sa Matthew chapter 4, ito po yung manner, paraan, paano ni Jesus nilabanan ang kalaban ng Diablo. We'll learn from Jesus. Let's learn from Jesus how He handles the enemy. So, we'll use kung anong paraan ni Jesus. Now, Jesus used scriptures in different aspects on handling the enemy, which is, of course, the devil. Number one, to trust, yun pong dapat nating tandaan sa verse 4, no? To trust God's provisions over our own actions. Trusting God's provisions over our own actions. Bakit po ba? Ano po ba? Bakit sinasabi niyo ba yung mahalaga? Una, ay magtiwala tayo sa mga pinibigay ng Panginoon, hinahandog ng Panginoon, ino-offer ng Panginoon, pinoprovide ng Panginoon sa atin kaysa sa ating mga sariling kaparaan o own actions. Now, ito po ang sabi dito. Ito po kasi sa encounter ni Jesus at saka ang kalaban, no? Ang Diablo, ay dito tinukso ang Panginoon. Alam po naman natin, no? Ang istorya, ang background nito, ay si Jesus ay nagugutom because he did fast. At dito po sa portion nito, sa Matthew chapter 4, verse 3, ay binanggit po doon na tinukso siya. At sabi ng manukso ang Diablo sa kanya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, utusan mo yung mga bato nito maging tinapay. So in other words, the devil is tempting kung paano tayo ay tinutukso din. Ang tukso ay paraan o form of a fight. A form of a battle, part of a fight. So, dito ito ang sabi ng Panginoon, ang sagot niya rito. But it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Alam niyo po ba na yung mga rataga o yung mga salita na binabanggit ng Panginoon also comes from the scriptures. Kung mapansin niyo po yan, nandun po yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Now, what are we saying? Ano ba mang sinasabi nito? Kasi ang binanggit natin, binasa natin kanina, no? Niyo po mapansin doon sa ating Ephesians chapter 3, chapter 6 at saka verse 16, at sabi doon, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, in other words, sa ating defensive naman, offensive naman. So, hindi lang po yung mga defensive natin, yung kalasag, no? Shield of faith, tama po yan, kailangan natin yun kasi malakas dapat ating pananampalataya. Kailangan meron tayong helmet, yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Dapat hawak natin yun. Panginoon, alam kong niligtas mo ako. Kaya po, Panginoon, sa araw-araw naniniwala ako sa pananampalataya, makipaglaban ako sa kalaban ng Diablo. Pero, kung wala po tayong sword, the Word of God, which is our offensive weapon against the enemy, hindi naman pwedeng sangga kailang sangga. Sangga, ito po, Panginoon, may palataya. Ito, itong helmet ito, okay lang kasi mayroon ka mang sinabi. Yung word, salita, ginagamit para offensive. Ito yung sinabi ni Jesus sa kanyang kalaban. This is the offense, okay? Hindi lang defensive niya, hindi lang sa tinapay na bubuhayin tao. So in other words, he's telling the devil, no, you cannot tempt me on that aspect because I value more the spiritual food, my relationship with the Lord, my God, than what you offer me. Pagkain lang yan, physical lang yan. Minsan tayo sa ating buhay, mga kapatid, we are engrossed what we have obtained. Wala pong masama po na nagtrabaho. Masipag, nais ng Panginoon tayo maging masipag.
Hindi po masama na mag-enjoy sa ating fruit of the labor. Diba sa Book of Ecclesiastes, sabi nga ng mga ngaral, na anuman ang binigay ng Panginoon, that's part of the fruit of your labor, enjoy it. Pero, nandaan po natin, kapatid, na hindi lamang sapagkat merong kang bagay na yung material, yun na yung maging priority. No, it's just a part. It's just a part. Ang pinakamahalaga is the Word of God. So, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, yun po ang pinakamahalagang aspeto, yung pangangalaga sa atin. Pangalaga natin sa mga bagay na espiritual kaysa mga bagay na mga material. Hindi po ibig sabihin, hindi na tayo mga ilangan ng material. No, okay, hindi po yan. We need that. We know, we need those. Para mabuhay tayo sa body, at katawan natin ito. Pero again, don't forget or don't compromise the spiritual part, which is the Word of God. Now, isa pang bagay na dapat po nating pakatandaan or dapat po nating maunawaan sa aspeto ng pakipaglaban ng Panginoon. Again, ang Panginoon, tanda po natin mga kapatid, siya ay nakipaglaban sa, tinukso siya, siya ay sinubok, no? Sinubok siya ng kalaban, ng Diablo. Now, tandaan po natin, itong pangalawang aspeto po na kanyang pagsubok o sinupag sinabi ng kalaban ng Diablo sa kanya ay makikita po natin sa verse number 5. Sabi niya rito, verse 6. Kung ikaw ay anak ng Diyos, sabi niya, magpahulog ka nga kasi nandubol na siya sa taas, no? Ng hill, no? Sabi niya, throw thyself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in your hands, so that you will not strike your foot against a stone. Wow! Now, eto na manghaka, no? Alam niyo po ba na siguro sabihin ng iba, aba, ang Diablo pala, nagko-quote din ng scriptures, marunong din sila po mag-quote ng scriptures. Kaya po, sabi nga po ng Panginoon, di lahat nagsasabi sa aking Panginoon, ay makapunta sa kariyan ng langit. Kundi yung nagsitalima lamang sa salita ng Diyos o obey the Word of God. Kaya po, mahalaga po sa atin po mga manampalataya, mga kaibigan, mga minamahal, let us not be deceived. Because knowing the Word of God is different from doing the Word of God. To know is one thing, to do is another thing. Or complying is nothing. So, on this aspect, maging si Jesus man, sinubok na naman siya rito. At ang mabigat pa rito, nag-quote pa ang Diablo ng Psalms chapter 91. Sabi niya rito, di ba nakasulat naman na he will command his angels concerning you and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone? Alam niyo po, ang Panginoon, ginamit pa rin niya ang salita ng Panginoon. Hindi sa aspeto ng ano pa mang bagay sapagkat, again, the Lord uses the Word of God as His sword to fight the enemy. Sabi ng Panginoon, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Ano po ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, naunawaan ng Panginoon na sinubok lang siya. Alam niyo po mga kaibigan minamahal, kung minsan tayo mga sa atin pong mananampalataya, merong mga pagkakataon, merong aspeto sa ating buhay na parabagang, sana wag naman ganun, no? Na parabagang, okay, siguro naman maunawaan ako ng Panginoon dito sa aspetong ito. Siguro naman, ganito-ganyan. Alam natin, back in our mind, na mali. Again, para bagang sinasabi natin, okay lang naman siguro kung itong gagawin ko.
Now actually, sabi nga ng Bible, anumang bagay na sinasabi sa wala sa pananampalataya, hulog, lagpas sa pananampalataya, lihis sa pananampalataya, kasalanan. Ibig sabihin, para bagang, alam niyo ba yung, ano, yung karpintero? Ang karpintero, para makita mo isang bagay na tuwid ba yan, ay meron silang tinatawag na hulog. Meron silang hulog. Lalagyan nila ng string na gano'n, okay? Nylon, tapos sa dulo ng nylon, meron mabigat na bagay, at yung mabigat na may meron matulis na gano'n. Para siyang patulis na gano'n, bakal yan, patulis. At magpo-forma ngayon yung tansi na yun, ng isang diretsong linya. Maniwala kayo, kapatid. Anumang bagay na lihis doon sa linya na yun, hindi tama yun. So, isa lang talagang diretsong linya. So, hindi natin pwedeng, itong isang bagay na diretsong konti, ito diretso, isa lang talaga yun. Pag sinabing diretso, ito lang talaga isang diretso. Kailangan ko minsan tayo ay kinakompromise nating bagay sa kagustuhan natin. Siguro kung pagbibigyan ko naman itong kaibigang ito, sa kanyang kahilingan na ito, okay lang siguro maunawa naman ang Panginoon. Tandaan po natin, ay mga patid, consult ka. Kaya nga kailangan natin yung faith po natin ay tumibay, pumanatag, okay, sinusubok ang pananampalataya sapagkat nais ng Panginoon ng ating pananampalataya ay tumibay. Sapagkat pagka sinasabi mo, siguro pwede naman para bagang sinusubok natin ang Panginoon sa kanyang sinasabi. Kaya sabi ni Jesus ito, sabi ng Panginoon, again it is written, thou shalt not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukin. Again, this time, again the Lord Jesus Christ again quoted scriptures. Deuteronomy chapter 6. So, makikita natin, kaibigan, kapatid, no? Mula sa verse, sa unang hakbang, kung saan ang Panginoon sinubok ng Diablo, ginagamit ng scriptures. This time, to trust God's word over man's word. Kung minsan, madalas tayong nangyayari sa ating buhay, na kung minsan nasusubok natin o napagbigyan natin ang kapwa natin kaysa ang Panginoon. Man's prodding, nakalagay ba? Man's prodding lasts for a moment, but God's approval is eternal. Ano pong kumisa ng ating udyok, yung pakiusap, kumbaga sa ano, yung mga bagay na pakisuyo ng tao, na alam nating alanganin hindi tama, hindi wasto, last for a moment. O napagbigyan, pansamantala na, kung napagbigyan mo, okay lang ngayon, masaya ka. Siya naman masaya siya. Pansamantala lang yan. Pero tandaan po natin, God's approval is eternal. So, mas mahalaga pa rin, kaibigan kapatid, na huwag natin i-compromise. Ano mo ba yung ibig sabihin? Hindi ba natin pagbigyan ng kapwa natin? Pagbigyan. Pero within limits. Gabi nga sinasabi ko, kung wala sa hulog po yan, kaibigan kapatid, hindi tama, hindi hulog, hindi sa hulog, hindi tama. Huwag natin i-compromise. Again, we can say to our brother, kapatid, alam mo naman na hindi tama yan. Gawin natin sa tama. Sapagkat God's approval is better than man's approval. So, yun po ang nais po nating nais pong ituro ng Panginoon sa atin na tayo ay tumibay sa Panginoon, sa kanyang salita. And that's the characteristic of a good sword, or how to handle the sword of God. Number three, and dito po ang huling aspeto, ay to trust God completely is man's form of worship. Now, pakikita natin sa pangatlong encounter o pangatlong pagsubok, no, na tinapon, hinagis ng kalabang Diablo sa Panginoon. At makita po natin dito, bago sumagot ng Panginoon ng verse 10 na yun, ay verse 8 ang sabi ng Diablo, lahat ng mga bagay nito, kasi nandun siya sa tuktok, sabihin, lahat ng mga bagay nito nakikita mo ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw lang ay magpatira pa at sumamba sa akin. At sabi ng Panginoon,
away or be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Now, tatlong aspect, tatlong sitwasyon kung saan ang Panginoon ay sinubok ng Diablo. Pero tatlong sitwasyon din na nabigo ang kalaban ng Diablo. There was an actual fight. There was an actual test. But the Lord triumphed it all. Ano po? God, Jesus, used the word rightly. Now, maraming sinasabi, ako naman eh, gumagamit naman ako sa salita ng Diyos. Alam ko naman sa salita ng Diyos. Well, fine. And then yun po, mapakahalaga po na gagamitin natin ang salita ng Panginoon. That's very good. Now, kung yun po mapapansin, alright, hindi ko naman sinasabi, hindi naman natin sinasabi na kulang tayo mayroong mga bagay-bagay dito. Kung yun po mapapansin dito, sa verse 1, sa chapter 4, kung saan bago mangyari po ito, makikita niyo sa verse 1, Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Kung inyo po nga pansin yung chapter 1, I mean, verse 1 ng chapter 4 ng Matthew, 4:1, Matthew, ay si Jesus ay dinala ng Spirit. He was led by the Spirit. Now, alam po natin na Panginoon marunong sa salita ng Diyos. Kaya nag-coach siya. Tayo din po, mga ibig kapatid, hindi lang tayo maging marunong sa salita ng Panginoon, kailangan rin po tayong we have the Spirit of God in us. Jesus knew the Word of God. He was filled by the Word of God and He applied the Word of God in a triumph against the devil. To trust God completely is man's form of worship. Meron pong talata dito po sa Romans chapter 12. Ito po ay concluding verse. Sabi po dito, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Now, kung makikita niyo po sa King James yan, yung spiritual worship niyan, which is your reasonable service. Yun pong rendering ng King James. Now, rendering nito ay NLT, ay ESV, ay sinasabi dito na yung atin palang paglilingkod, yung sa pamagitan no, ng ating buhay na paglilingkod o kaayon-ayon, katanggap-tanggap sa Panginoon, yun ay ating spiritual worship. So sa makatuwid, hindi kinakailangan sang tao marahil gumawa ng anumang bagay na sabihin nating kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Well, maganda kung mawa ka na kamangha-mangha. Pero ibig sabihin, hindi kinakailangan pumunta ka sa mga bundok kung hindi mo naman yung tinawag ka dun sa bagay na yan, kaysa naman ang iyong buhay ay hindi naman kaaya-aya sa harap ng Panginoon. So sa makatuwi, sabi ng Panginoon, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo na gawin yung buhay na hain ang inyong mga buhay dito, katanggap-tanggap sa Panginoon na magiging spiritual worship. Now, sa anong paraan? Verse 2 sabi niya, do not be conformed to the world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, and good, and acceptable, and perfect. Paano pala natin, bago pala natin malaman ang kalooban ng Panginoon, na mabuti ba yan, katanggap-tanggap, ganap na kalooban ng Panginoon, kailangan pala muna tayo ay magpasakop, sumunod, gawin ang kanyang salita at guided
by the Spirit of God. Yun po ang ginawa ng Panginoong Kristo. He was led by the Spirit of God. He used the Word of God. He applied the Word of God and lived by the Word of God. Sana po na yung mga salitang yon, alam kong mahirap matandaan na isahang, pero alam ko naman natin na very practical at understandable at livable at pwede nating ma-apply sa araw-araw na buhay. Dalangin ko po sa about sa atin. Alam niyo po, again, hindi po ang Unicode perfect. Lahat po tayo, we strive to please the Lord in our lives. Sabi nito ng salitang nababasa natin sa Romans chapter 12, verse 1, we aspire to present our bodies as a living sacrifice to God. And sabi, holy and acceptable, banal, katanggap-tanggap sa Panginoon. Huwag nating dungisan ang katawan sa pamamagitan ng masamang isip, masamang salita, masamang gawa, masamang pakipaghalubilo sa tao, o ano pang mang bagay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Bagkos, tayo ay nabuhay, sabi niya, by testing, you may discern sa mga pagsubok na dumadaan, kung ating pong matagumpayan sa biyaya ng Panginoon, I pray na tayo po ay matunghayan ang kalooban ng Panginoon, mabuti, katanggap-tanggap, at ganap sa inyong harapan. Meron pong sinasabi ng ibang tao na, well, marami akong natanggap, na-accomplish, marami akong nagawang mabuti sa buhay. Overcoming life's hardships makes one maybe capable, but obeying God's word is acceptable worship. Hindi po yung bagay na nakamtan natin ang mahalaga, kundi ang pagsunod sa salita ng Panginoon, which is our acceptable worship. Maraming salamat po at sa taong ito, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin at tayo po ay sama-sama na lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa biyaya ng buhay at tayo din naman maging kalugod-lugod sa Kanya. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na nagbibigay po sa amin ng inspirasyon. Lalo po, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoon sa Kristo, kung paano niya, Panginoon, sa kaparaanan, Panginoon, ng pagpasakop sa inyo. Pagpasakop, Panginoon, bago, Panginoon, humarap sa kalaban. Paano nagpasakop sa iyong salita? Paano nagpasakop sa iyong Espiritu? Kami din, Panginoon, nais po namin magpasakop, Panginoon, sa iyong salita, sa Espiritu. Hindi basta-basta, Panginoon, gamitin namin yung salita mo, Panginoon, para lamang sa aming sariling kapakanan. Bagkus, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, maging mahalaga sapagkat ito ay ibinigay mo sa amin, banal, kaaya-aya, katanggap-tanggap. Nang sa gayong kaparaanan, kami naman, Panginoon, maging banal, katanggap-tanggap sa iyong harapan. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong anak, ang Panginoon sa Kristo. Binigay po sa amin ang iyong Espiritong banal na magbibigay sa amin ng gabay sa araw-araw. Lord, thank you so much, Panginoon. Lord, help us, Lord, to fight, resist the devil by your power, your mercy, and your grace, Panginoon. In Jesus' name, Amen at Amen. Gandang gabi po sa ating lahat at muli po sa International Bible Church, kami po ay nagpapaalam at nagpapaalala din po naman na kung anumang bagay na nais niyong idagdag sa mga ating mga kahilingan sa prayers o di kaya meron kayong mga request, no, na pwede namin mabibigay o anumang bagay kung saan kami po ay makapaglingkod sa inyo, just text us or comment. Para sa ganung kaparaanan ay meron tayong ugnayan o pag-ipag-usap sa isa't isa. Muli po, isang magandang gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.